Ilang driver ng mga tradisyonal na jeepney ang kanilang pamamasada sa harap ng napipintong pagpapatupad ng PUV Modernization Program. Ilan kasi sa mga ito ang naiisip na mga lakal na lang o mag-iba ng linya kaysa mabaon umano sa utang sa pagkuha ng mas modernong jeep. Yan ang Headline Pilipinas ni Nico Bagsik. Nagtakda na ang LTFRB na may hanggang June 30 na lang ang mga samahan ng jeepney operators para makahanap ng kooperatiba alinsunod sa PUV Modernization Program. Ito ang pag-phase out ng mga tradisyonal na jeepney at paglipat sa modern type jeepney o mga minibus. Tuto lahat ng mga jeepney driver sa Pasay City dito. Bukod kasi sa mapapakinabangan pa naman daw ang kanilang mga jeepney, ay masyadong malaki ang kakailanganing pera para sa modern type jeepney. Ang tsuper na si Frank Elpides, 40 taon nang namamasada ng kanyang jeepney sa rutang Baclaran hanggang airport. Sinabi niyang mas pipiliin na lang niyang mga lakal kaysa mabaon sa milyong pisong utang dahil sa PUV modernization at makakuha ng makabagong sasakyan. Mahirap ang buhay. Ako sir, paano na ako daw, sir? Alam mo ba, sir? Ako isang mahirap. Paano magkakabayan ako sa alimoban? Bigyan ako. Paluan ako isang 80,000. Ay, paghulog namin, hindi kami paghulog. Anong gawin? Embargo. Di, ano mo yan sa amin? Di, maghirap kami. Kaya ako di ako doon, sir. Ito, sir, bago doon, sir eh. Ano bang problema? Maganda naman. Pero sa akin pa na nawa, ayoko. Ako, alam mo, pisa ko dito. Hindi ko na, di ako walang bago. Di, alam mo ba, sir, iya, private ko lang ito. Ganun mo lang ako dyan, makalakalakal na ako dyan. Kaysa mga tao malaki. Si Ariel Montilla naman, hindi aniya sigurado sa kalidad ng modern type jeepney kung ikukumpara sa tagal at tibay ng pinapasada niyang jeepney ngayon. Para sa akin po ay hindi, kasi sa tagal na ng jeep na to, bihira naman ang nasisira. Ang modernization kasi sirain. Tapos nasabihan lang bago, pero mas komportable kaming i-drive tong modern traditional. Tsaka mas sakayin ng mga tao itong traditional jeepney kaysa modernization. Kung sa budget, hindi kakayanin kasi mahal talaga yun, sir. Sa ngayon, sinusulit na ng mga tsuper ng jeepney ang pamamasada, lalo na kung madami ang mga pasahero sa kanilang mga ruta. Malaking hamon na din kasi ang pamamasada ngayong panahong ito kung saan patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Maliit lang na rollback sa presyo ng diesel at matumal na pamamasada. Dagdag pa ang nakaambang pag-phase out sa mga jeepney na minamaneho nila. Para sa Headline Pilipinas, Nico Bagsik, ABS-CBN News.